At kamusta? Kamusta ang muli sa lahat ng mga subscribers natin, Repa Peeps, Ka-Vapers, at lalo na sa mga bago nating katambayan dito lang sa ating simpleng tambayan, iVape, our new video content sa ating simpleng tambayan, Samsung A12 Water Damage and How to Disassembly. Kaya ipapakita ko lang sa inyo at ibibigyan ko lang kayo ng mga helping tips sa ganito mga klase ng problema ng mga water damage or kaya yung mga nababasa ng mga cellphone, anong dapat gawin at ano dapat hindi nyong gawin para hindi lumala at hindi tuluyang masira yung inyong cellphone, lahat ng mga cellphone na nababasa. And don't forget, support and subscribe, like and share, and click notification bell for more updated videos at helping tips, healthy guys, a simple basic technique sa ating simpleng tambayan at YouTube channel, iVape. At pag-usap lang po, don't skip all ads sa mga video tutorial natin para marami pa tayong may share at may bahagi mga simple at basic technique sa lahat ng mga problema natin sa gadget, cellphone, vape, at kung ano-ano pa. And now, our first step ng video tutorial natin, Samsung A12 Water Damage and How to Disassembly. Basic at common lahat ng ginagamit natin mga tools like ng metal spudger at plastic spudger. Yan lang po yung mga kailangan ninyo sa Samsung A12 How to Disassembly. Medyo mahirap lang po at iingatan din ninyo. At mas maganda kung meron kayong light na ginagamit ko yung metal spudger para maiangat at ma-remove ninyo yung back cover ng Samsung A12 ninyo. At pwede kong maibigay na helping tips dito sa Samsung A12. Number 1 na pwede ninyo dapat ingatan once na mag-remove kayo ng back cover Samsung A12, yung way at yung flex or yung ribbon ng controller button at ng power switch. Once na nagdisgrasya ninyo o kaya nakalimutan ninyo, pwedeng mapunit, pwedeng masira yung power switch o kaya yung controller button ng Samsung A12. And second tip natin dito, once na na-remove na ninyo or kaya tatanggalin na ninyo yung mismong back cover ng Samsung A12, dapat huwag niyo pong bibigayin o kaya huwag ninyong tatanggalin kagad yung back cover dahil kailangan muna ninyong i-remove yung mismong fingerprint sa power switch ng Samsung A12. Una po ninyong i-remove yung mismong connector o kaya yung flex o ribbon ng fingerprint at power switch ng Samsung A12. And second step, once na na-remove na po ninyo yung back cover, maayos na ninyong na-disconnect yung power switch at fingerprint, flex or ribbon sa motherboard or kaya yung mainboard ng Samsung A12, din naman po ninyong tanggalin yung plastic cover. At bago nyo matanggal yan, kailangan nyo mulang first tatanggalin yung mga screw doon sa mismong plastic cover na nakatakip sa motherboard ng Samsung A12. And our second step, video tutorial, always don't forget, be careful and gently removing the motherboard of Samsung A12 before you using hair blower, heat gun, or hot air. You need to remove back camera and front camera para hindi po siya masira at madamage. Once na ayaw pa rin, totally na purchase na po ninyo, dali na po ninyo sa pinakamalapit na cellphone repair shop or kaya makakilala ninyong cellphone technician para magawan kagad ng paraan at mabigyan ng solusyon yung ganito mga problema ng water damage. Maraming salamat at patuloy yung suportan yung ating YouTube channel, iVape.